Ito po yung aming mother plant na multi-stem na grafted. Ayan, naka-graft po siya. Kung napapansin niyo po, ayan, may mga graft, may mga dugtong. In-air dry ko po siya dahil balak ko po siyang dagdagan ng mga dugtong. Ayan. So, kaya kailangan po natin siyang i-air dry for 2 to 3 days para pag po nag-graft tayo ay hindi sipsipin ng sayon yung tubig na nandito sa ating malaking codex. Oh no! Malambot siya! Good morning po mga kahardinero, kahardinera. Kami po ay nagbabalik. Ito po yung aming mother plant na multi-stem na grafted. Ayan, naka-graft po siya. Kung napapansin niyo po, ayan, may mga graft, may mga dugtong. In-air dry ko po siya dahil balak ko po siyang dagdagan ng mga dugtong. Ayan. So, kaya kailangan po natin siyang i-air dry for 2 to 3 days para pag po nag-graft tayo ay hindi sipsipin ng sayon yung tubig na nandito sa ating malaking codex. Oh no! Malambot siya! Dahil supposed to be, ang gagawin ko po sana ngayon ay magdudugtong ng ating mga graft dito sa aking ginawang multi-grafting. Kaso, sad to say na napansin naming merong root rot dito at napakalaki na ng kanyang bulok. Pero bago pa siya matuluyang mabulok, ayan, nakita nyo po, ayan o, nasisira na siya. Ay, uoperahin natin siya, itatry natin siyang isalba para mabuhay pa siya. Kasi sayang naman po dahil meron na po itong mga ilang pirasong nakadugtong na iba't ibang klase ng varieties. Kaya sayang naman kung matutuluyan siyang mamatay. So, tara! Samahan niyo po kami! Ayan, kamukha po na sinabi ko kanina, ang gagawin po natin ay hindi po tayo mag-graft, kundi uunahin po nating isolve ang ating problema dito sa ating root rot na ano ito oh, kasi malaki na pala yung ano niya, hindi namin napansin. Ayan oh, as in malambot na siya, lusaw na yung nasa loob. Kanina ito nag-disinfect na ako ng ating mga gagamitin. Ano ito, alcohol po ito, nakalagay lang po sa ganito para spray na lang. Ito po, bago po yung ating cutter. Hindi po tayo pwedeng gumamit ng maliit na cutter dito. Kailangan po natin ng cutter na pang madibdibang pangkat. Ayan. Kaya, for now po, ang uunahin muna natin, tatanggalin natin yung mga bulok, mga nabubulok na yan, ugat. At, mamaya, kakailanganin natin ng fungicide. Hindi ko na po ipapakita yung pangalan. Ano po kayong mga katanungan kung ano pong klaseng fungicide po yung ginagamit namin, i-PM nyo po kami sa aming Facebook page na Seeds of Faith Garden. Yun po ang hanapin ninyo. At dun ko po i-PM sa inyo kung ano po itong ginagamit namin. Alam ko po na ginagamit nyo na rin ito. Pero kung meron po kayong ibang fungicide na pwede nyo gamitin sa bahay ninyo, na kung ano yung available sa inyo, yun na lang po ang gamitin ninyo. Okay po? Tara. Cinnamon powder. Cinnamon powder. Hindi ko pa nasubukan ng cinnamon powder na pang gamit bilang fungicide kasi normally talagang nag-i-stick lang ako sa talagang fungicide na binibili sa agri shops. Yun lang naman. So, hindi ko siya maire-recommend hanggat hindi ko pa nasusubukan. Ayun. Sa iba siguro na try na nila. So, ang una nating gagawin ay magtatanggal muna tayo ng mga
nabubulok na roots. Ayan, mapipisil nyo naman eh kung alin yung mga malalambot na. So, mag-umpisa tayo dito. Hindi ko kasi siya masyadong maano dahil ayan, oh, marami na siyang bulok. So, ayan. Make sure po na pag nag-disinfect kayo ng inyong cutter, antayin nyo muna siyang matuyo ng mabuti bago nyo ipanghiwa dahil mai-irritate po yung part ng adenium ninyo na hihiwain ninyo kung hindi po siya na-dry ng mabuti. Yan, yan po ang sinasabi ko, kaya kailangan ng mas matigas na pang ano, ang laki-laki na ng sira pala niya. Oh my God, sana naman ma-save ko pa ito, sayang. Minsan po talaga nangyayari po talaga itong ano na to. Actually kay Mudra po itong ano na to eh, itong rootstock na ito. Ipinagraph lang po niya sa amin. Nabuhay naman yung graph, kaso lang ay nako, hindi ko ba alam kung bakit. So nung na-check po namin siya kanina, inimbestigahan namin kung bakit nagkaroon ng root rot, kasi po itong adenium na to nakalilim po siya. Nakalilim pero naaarawan dun sa aming ano. So ayan, so kailangan tatanggalin hanggat may nararamdaman kang yung malambot. Hanggat may nakikita kang brown na brown, ganyan. Kailangan puti yung lalabas. Ano yung sinaka ano na? Kaya kailangan din yan, malinis talaga siya dapat. Kaso ito ang problema ko dito, yung loob. Ito. Major operation. Ano sa tingin ng mga kahardinera, Nang hinihinayang ako na ano, lalo na at ang ganda-ganda nitong ano na to. May isa rin pinagrap sa amin eh na nangyari din yung ganito, na ang ganda-ganda naman ng mga lupa niya. Tapos nakita namin na merong ano, na merong root rot. And then tinry ko siyang i-save. Ang nangyari, hindi pa rin na-save. Ayun. Kailan lang natuluyan. Ayan. Palagay ko hindi na 'to masisave ng ganito. So ang mangyayari na lang dito, talaga puputulin na lang siya. Nangihinayang man tayo pero wala tayong magagawa eh. Hindi, pero ikakayo rin na lang na ganun sa loob. Kasi kailangan matanggal itong mga ito eh. Oh. Malabo pa naman siya. Kailangan kasi kapag ka nag-opera ka ng ganito, yung wala talagang matitira kahit isang, kahit katiting na brown. Kasi pag may natirang kahit katiting na brown dyan, huwag mo nang asahang mabubuhay pa yung ano, yung isinasalba mong adenium, dahil doon ulit magsisimula yung bagong pagkabulok. Naku po, kawawang kawawa ka naman. Sorry ha, kailangan kitang operahin at gamutin. Ayan po o. Magiging pangit na ang kanyang pagkakaano. Kasi ito yung bulok eh. Ito o. Pag tinanggal ko yan, pag ano na yan eh, paikot na yan eh. No? Pataas na ng pataas.
kaiba niyan ng cutter, kailangan lalo na kung ginamit ng pati. Kailangan tugasan mo na pabuti tapos sa from grafting to major operation ng root rot. Ngayon first aid na cut ng daliri. Ano nilagay mo? Coffee. Di ba Milo? Hindi. So coffee, ayan po. Dugo siya ng dugo. Maano talaga yan kasi bago yung cutter natin eh. So kailangan po mag-iingat talaga sa pag gumagamit kayo ng cutter. So ibabandage po muna namin ito. At para magbalikan para tumulit yung pagdudugo. Flash report. Ito po update. Ayan, naka-bandage na siya. So ito po, mag-iingat po ha. Huwag niyong gagayahin nito. At ang mga professional lang mga nakakagawa nito. Pero masakit po siya, tinatawa ko lang. So ayan po. Ayan, masakit tuloy. Siya. Mas masakit pa sa broken heart eh. Mas masakit pa. Ganyan, tutuloy na po niya. Hindi ko nahahawakan. Napagdesisyonan po namin na putulin na lang siya kasi talagang masyado nang malaki yung kanyang pagkabulok. Ayan, question, so, Madam Hardinera. Kung puputulin natin ito dyan, pwede pa ba siyang tumubo? Oo naman. Root training. Root training na lang siya. So, ganun pa man, kailangan pa rin nating tanggalin yung mga natitirang bulok. Ayan, okay na po siya, magaling na, nahiwa ko na yung mga bulok. Pero nagtataka lang kami, may mga maraming langgam sa loob. Ayan o, kamukha niya yung mga itim na langgam, yung mga langgam na kaming natanggal. Kaya siguro, saan kaya siya pumasok at saan galing. So, isa sa mga dahilan niya kung bakit, kung pwede siya mamukulang. Pwede. Kasi kinukot-kot siya ng langgam. Binahayan. Ayan, no? Tingnan nyo, ang daming mga, Ayan. Tapos, sasabayan na lang din siguro ng matigas yung lupa na ginamit po nilang pangtanim dito. Ayan. So, bali, ang gagawin po natin ay gugupitan natin dito o hihiwaan natin dito sa may gilid para dyan lalabas yung bagong roots. Ayan. Ayun o, meron pa pala siya dito. O, ano ba yan? May gulay. Ayun o, malambot. Sayang po o. Ayan, may grab pa naman po siya o. At saka ang ganda na sana ng magiging design niya kapag ka tumubo. Pero mukhang naaano na siya. Hindi eh. Ala naman doon sa taas yung bulok eh. Eto eh. Tatab-tab ang kumpangan niyan. Hanggang pataas uli ng pataas. Ayan. So,
subukan po natin siyang isalba. Nabubuhay pa kaya ito? First time kong mag-operate ng paganito ang magiging style eh. Natin malalaman kung hindi natin susubukan. Hindi na ganun ang chances ng ano niya, ng buhay niya. Kasi diba nga, pag nag-graft tayo, pinuputulan din natin sila. Tapos pinatanim natin. Natin. Pero kung hindi mo nga susubukan, hindi mo malalaman. Kaya kailangan, ayan no. May langgam. May mga langgam siya, oh. Pinagbahayan ng langgam sa loob. Mm-mm. Ayan, yung mga langgam. Nakikita niyo, ang dami. So, ang tanong, saan dumaan yung langgam? Hindi ko nga alam eh. Wala namang ibang butas na pwedeng daanan kanina dun sa hiniwa natin. Oh, so yan, pagka inano siya, itinanim siya, bali nakaganyan na siya. Paganyan. Maganda pa rin ang kakalabasan. So hiwaan natin yung gilid para dyan lumabas yung mga roots pagka naging successful tong ating experiment. Ayan, ganito po yung magiging itsura kapag ka nalagyan po natin ng fungicide. Ayan. Make sure po na pag naglagay po kayo ng fungicide bago nyo po siya i-air dry, is yung parang makikita nyo tuyo itong nilagay nyong fungicide. Kasi, minsan pag naglagay tayo ng fungicide, makikita pa rin natin na parang basa siya, ganun yung parang may lumalabas pa rin sap doon sa kanyang pinagputulan. Pagka ganun may lumalabas pang sap, dagdagan nyo pa ng fungicide. Hanggat nakikita nyo na basa siya, ganyan, magdagdag lang kayo na magdagdag ng fungicide. Kasi, pag hindi po kayo nagdagdag ng fungicide, yung pong sap na lumalabas na yun, doon po mag-uumpisa ang bakterya. Doon papasok ang bakterya na pwedeng makabulok uli dito sa inyong planong patubuin o irutrin. Kaya, ganun lang po yung secret ko. Saglit lang po at kukuha po ako ng example nung mga nirutrain ko para maipakita ko po sa inyo. Ayan, ito po yung sample nung aking nirutrain. Ito po yung tinatawag na octopus root, sabi. Ayan. Kita nyo po. Hindi po kayo magkakaroon ng ganito kung nag-cut po kayo tapos yung ilalim po ay hindi ninyo siniguradong tuyo ng fungicide. Ito pa yung isa. Oh. Nakita ko kasi meron siyang ganyan pero natuwa naman ako nung nakita ko siyang nakita ko kasi siyang nagkakarak na ganyan kaya binunod ko siya. So natakot ako, akala ko may root rot siya. Pero hindi naman po pala root rot. Parang nag-crack lang siya tapos nag-healed. Ayan, magaling na. So, itutuloy ko na yung pagtatanim sa kanya. Ang laki na nung ano niya, oh. Babawasan ko na siya ng mga pangit na ugat para maging ganto siya. Ito, mas maliit po ito. Pero ito, malaki ito. Makita mo nga yung plant. Ganda nung mga roots niya, oh. Ang gagawin lang po dyan, tatanggalan lang yan ng mga pangit na, ano, yung mga pangit na ugat. Yan, mga ganyan. Para maging malinis. Ingat sa paghawak ng cutter. Yan. Basta ganyan po. Yan, pinakita ko lang po yung mga, ano, so, balik na po tayo dun sa ating ginagawa kanina. So, ngayon po, puputulin din natin itong
itong isa na ito dahil hindi na siya papakinabangan dahil katulad nung isa meron din siyang nagsisimulang bulok dito. And ito namang nasa baba ay masyado na ring malambot, bulok na rin. Pag pinutol ko yan, sigurado puputulin na yung buong yan. So wala na ring magiging silbi. Kaya ang mangyayari na nito, dito na sa taas ang putol niyan at iro-root train na rin yan katulad nung ginawa natin ito. So ang gagawin po natin dito, ibibitin po natin. Ayan. Meron po akong tali dito na ganyan. Ayan, magkasagko po yan dalawang yan. Ganyan. Tapos, tatali ko lang po yan dito. O kahit saan, basta mayroong ano ganyan. Tapos, pwede ko na siyang i-hanger. I-hanger ko siya ng mga 5 to 7 days para ano, depende. Titignan ko kasi gusto ko 'to yung tuyo ito bago ko siya itanim. Yan. So, gagawin na po muna namin 'to tapos ipapakita na lang namin mamaya sa inyo yung finished product. Okay po? Ito po ang sinasabi ko. Pag nag-cut po kayo, dapat ganito po siya kalinis ang kakalabasan. Yung wala kayong makikita, kahit na isang bahid ng brown na ganito. Yan. Kailangan po ganyan kalinis. Para sigurado. Ayan o, meron siyang sap. Kailangan, tatanggalin yung sap na yan. Dagta sa Tagalog. Okay, nakailangan punasan. Punasan nyo po. Ayan. Tapos, hihiwaan nyo yung dulo. Linano kong itira tong ugat. Baka sakaling dyan siya magsimula ng pag, ano, pag-uugat ulit. Ganyan po. Tapos, lagyan na natin ng fungicide. Hindi ako takot. Maghuhugas lang ng ano, ng mabuti ang kamay. Aamit kayo ng happy birthday. Ito po yung sinasabi ko ganyan. Meron pa siyang dagtang nakikita. So ganyan, kapag kami nakikita pa po kayong dagta na ganyan, lagyan nyo pa po ng fungicide dyan. Kasi dyan mag-uumpisa ang pagbakterya ulit sa susunod. So hanggat meron kayong nakikitang ganyan, takpan nyo ng takpan ng fungicide para mawala siya. Okay, ayan. So, malinis na siya. Maganda ang pagkakalagay ng fungicide at wala kayong nakikitang mga sap sa paligid o kaya sa gitna. Ayan. Ayan. So, i-air dry po natin siya. Isasabit din natin siya.